Great morning mga kabakyards. Ayan, kumusta kayo? Sana okay lang kayo mga kabakyard. So for today's video mga kabakyard, siyempre magsasagot ulit tayo ng mga katanungan ng ating mga subscriber, no? So pero bago 'yon, maraming pasalamat sa inyo mga taga-subaybay at lalong-lalo na sa mga bago. Ayan, sa mga bago lang dito sa ating channel at kung ngayon ka lang napadpad dito sa ating channel, pwede pa kayong mag-subscribe, no? Para ma-notify kayo sa lahat ng video nating i-upload. So, ang content natin mga kabakyard ngayon ay sasagutin natin yung mga pangilan-ilan na mga katanungan dito sa ating channel. So, ito simulan na natin mga kabakyard, wala nang paikot-ikot itong video natin, no. Ayan, so kay Aliodi Muhammad. Ayan, Aliodi Muhammad, shout out sa iyo. Boss, paano po magpurga? Ano gawin? Saka saan po i-inject? Ayan. So ito mga basic na lang ito siguro mga baguhan to mga itong mga kabakyard. At ito po sir ang gagawin nyo pag kayo ay magpurga. So dalawang klase po ang pagpupurga na ginagawa natin ayon sa ating sistema. Una, ito yung pagka-pasting, no? So pag tinawag na pasting, ibig sabihin hindi mo na siya papakainin. So halimbawa ngayong hapon, alas 4 po ngayon, hapon na to. Huwag nyo na pong papakainin ngayon. At mamaya, mga bandang alas 6 ng hapon o alas 5, maliwanag pa, bibigyan nyo na po ng pamurga, no? Susubuan nyo na po siya ng purga, no? So, bahala na po kayo kung ano yung gusto nyong purga, kung ano yung gusto nyong bilhin, no? So, dito sa tindahan ko, dalawang klase lang tinitinda natin. Ito yung astig saka hammer, mga kabakyard. So, saan mag-i-inject, sabi niya. So, tayo po mga kabakyard, kung hindi po kayo marunong mag-inject mga kabakyard, pwede nyo pong i-search sa mga katulad ko mga vlogger, panoorin nyo po yung kanilang video. Nang sa ganun, hindi po kayo magkamali. Kasi mahirap po magkamali sa pag-inject mga kabakyard, no? Kasi baka mamaya may matamaan kayong ugat at magkamali kayo, maaari po ma-paralyze yung inyong mga alaga. At po pwede rin na hindi tumama sa mismong laman. At magkaroon yan ng sugat mga kabakyard kasi mainit po yon yung liquid na yon, yung Belamil, ano, yung mga ini-inject natin, mainit po yun. Kaya bago nyo po gawin, wala po tayong video na ganun kasi pinagbabawal po dito sa YouTube mga kabakyard, no, na mag-content ng mga ganong ano. So may, alam ko may mga nakapag-upload na rin dyan ng ganun. Panoorin nyo na lamang po how to, paano mag-inject, mga ganyan, i-type nyo. Ayan. So, ito, pangalawang tanong, mga kabakyard. Shout out muna kay Toto Siko 4. Ayan. So, hindi ko maintindihan mga pangalan nila, no? Sir Idol, may tanong po ako. Ang manok, maliit pa siya, nabulag ang isang mata. Ngayon ay dumalaga na siya. Pwede kaya gawin inahin? Sana masagot. Salamat. So yun mga kabakyard, depende ano. Kung ito ay dating bulag mula pagkasilang, ang tawag doon ay inborn, mula pagkasilang siya ay bulag, ibig sabihin baka ito ay nasa genes ng inyong mga alaga, no. So para sa akin, hindi magandang gawing inahin. Pagka mula pagkabata, mula sisiw, eh dati na siyang bulag nung napisaan. So pero kung aksidente lang na bulag, ibig sabihin, basta hindi sinasadya, nabulag lang siya, po pwede pong gamitin inahin dahil hindi naman po siya inborn at hindi naman galing sa kanyang lahi. Na, kung nabulag lang siya dahil nagkaroon ng sakit noon, sinipon, at hindi agad nagapan, nagkaroon ng oraisa, hindi agad nagapan, nabulag. So, para sa akin, po pwede pa naman gamitin. Pero kung gagawin yung materyales talaga, siguro manap na lang kayo ng mas maganda pang inahin. Kasi alam nyo po, yung galing sa sakit na manok, is mahina na po yung kanyang sistema, no? Maaring mamana niya yung mamana ng mga sisiw yung pagiging mahina ng sistema ng alaga ninyong inahin. Ano po? So, ito pa. Ayan, shout out idol. Salamat sa iyo. Kailangan ba ilagay sa rep yung Belamil o kahit hindi na? Ayan. So, ito talaga napaka-importante talaga yung mga ganitong vlog. Kaya kayo mga kabakyard, yung baguhan lang sa pagmamanok, i-share nyo naman yung video natin, lalo sa mga group ninyo, para at least mapanood nila at magkaroon talaga sila ng mga idea. Ano? So ang Belamil mga kabakyard ay hindi po natin pwedeng ilagay sa rep. Dahil hindi po ito live bacteria. So ang mga live bacteria lang ang nilalagay sa rep para hindi po mamatay. Katulad ng mga vaccine. Yan. So nilalagay yan sa rep. Pag hindi pa pinag-mix, hindi pa pinagsama,
ay nilalagay yan sa rep para hindi po mamatay ang bakterya, no? Yan po. Tapos pagka pinagsama mo na yan, kailangan mo nang gamitin agad. Kahit ilagay mo yan sa rep, masisira na yan. So ang Belamil, mga kabakil, din po, injectable lang yan. Ano? Injectable lang yan. Intramuscular. Injectable. So hindi po natin kailangan ilagay sa rep. Ilagay nyo lang doon sa mga lugar na katamtaman lang po ang temperatura. So ito pang tanong na to, shout out kay Jeffrey Binoy. Oh, Jeffrey Binoy, sakto lang yung vlog mo, idol. Kasi payat kasi manok ko. Ayan. So wala pala siyang tanong, mga kabakyan. So ito pa, mga kabakyan, may tanong pa dito. Boss, ilang oras po bago mapanis ang antibiotic na ambroxetil? Ayan, mga kabakyan, tamang-tama itong sagot mo. At ayon lang din sa aking sistema, mga kabakyan, dalawang araw lang po nagtatagal ang tubig na may antibiotiko, lalo na sa mga water soluble. Pero depende rin kung na-expose ito sa init ng araw, eh pwede isang araw lang, no? So dalawa hanggang tatlong araw po pwede pa na ma-consume yung laman ng mga waterer ninyo ng inyong mga alaga. Pero hangga't maaari, huwag niyo nang paabutin ng tatlong araw, mga kabakyan. Okay? Boss, continue ba pagbibigay ng gamot sa loob ng 7 days? So ito, antibiotiko rin ang tinutukoy niya dito, no? Kay Ryan Ambrosio. Ayan, shout out sa'yo, Ryan Ambrosio. So pag 7 days, ibig sabihin nito, halimbawa may sakit yung manok niya, no? Ang nakalagay kasi sa indication, sa treatment, sa paggagamot, 5 to 7 days na binibigyan sila ng antibiotic. Ngayon, ganito, mga kapakyan. Una, nagbigay tayo ng gamot, hanggang pangatlong araw, gumaling na yung alaga natin. Pwede na po natin itigil. Sa panglimang araw, pag gumaling na po yung alaga natin, pwede na rin natin itigil, mga kabakyan. At pag pangpito, umabot na siya ng pangpitong araw, hindi pa rin gumagaling, magbigay po tayo ng vitamins, electrolytes, at babaguhin po natin yung ibibigay nating antibiotic. So, yun lang yung sistema na ginagawa ko. Yun lang yung advice. Ano? So, pagka, ang indication kasi, sabi, pag 5 hanggang 7 araw na gamutan. So, dapat, hindi lumagpas sa pang-7 araw, gagaling na yung alaga mo. So, yun yung mga nakalagay sa indication, karamihan sa mga binibintang antibiotic, mga water soluble. Karamihan, o hindi, kahit sa mga capsules, sa mga tablet. So ako, pagka hindi talaga na-reach yung 7 days, hindi pa rin gumagaling. Yun po yung ginagawa ko, mga kabakyard, no? So yun, mga kabakyard, dito na nagtatapos ang ating vlog for today. Ayan, sana mag-subscribe kayo at mag-share sa video natin para lang sa ganun magkaroon lang konting kaalaman, mga basic na kaalaman ng ating mga kapwa magmamanok.